story time muna tayo about Bureau of Immigration. Noong 2020 of January, bigla ko naisipan umalis kasi magpapa-opera ako sa Thailand. Hindi talaga ako maalam about sa passport, visa, kasi hindi naman talaga ako maalis. Thailand lang ang huli at una kong napuntahan. Yun na. So wala talaga akong alam sa mga immigration. Wala talaga. Wala man akong pakialam eh. So, since my ticketing agency, ticketing office, yung kapatid ko, siya nagbubook sa akin. Sabi ko, hello Marvin Bugayong. Sabi ko, Ben, i-book mo nga ako ng ticket sa Thailand kasi magpapa-opera ako. Sabi ng kapatid ko, Kuya, wala ka namang passport. Paano ka pupunta ng Thailand? Ang ganun ba? So, sabi ko, agad-agad to. Sabi ko, Ma, samahan mo nga ako pumunta ng DFA, magpapa-passport ako kasi punta ako Thailand. Ayaw na pumayag na nanay ko kasi putok na nun yung COVID-19. Putok na nun. Sabi ng nanay ko, huwag ka na pumunta kasi baka may mga virus na, no? Sabi ko, Ma, bilis na, huwag ka na. Wala siya nagawa, napilit ko rin siya. Na-process lang namin yung passport ko same day. Tapos, pinadeliver na lang sa bahay. February 8, dumating ang passport ko. February 8. So, nagpabook agad ako ng ticket. Dalawa kami, kasi kailangan may mag-aalaga sa akin. Nagpabook ako agad ako sa kapatid ko. Ben, book ka ng dalawang ticket papuntang Thailand. February 11, 2020. Sabi, sige. Binook na, no? February 11, 2020 ang alis namin. February 10, pinatulog ko na yung friend ko sa bahay namin. Para sabay na kami nga alis. Kasi ang flight namin, 7 a.m. ng February 11. So, maaga. Dito ko na matulog, bakla, para sabay na tayong umalis. Okay. Nagising kami mga 4 a.m. ng February 11. Aalis na kami ng bahay. Walang Grab. Kasi taga Dasmariñas, Cavite ako eh. Mahirap mag-Grab na mga panahon niya pag madaling araw. Mahirap kumuha. So, commute kami. Bus kami from Salitran to Mia Road. Tapos jeep papuntang airport. So, kumain ng oras. Kasi walang Grab eh, hindi dire-diretso. So, pagdating dun sa immigration, siguro mga 1 hour na lang flight na namin. Ay, may ano pala to? May tanong-tanungan, eksena. So ako, mabilis ako natanong kasi, I don't know, pinakita ko lang yung PRC ko. Anong dahilan kung bakit ka pupunta doon? Yun, sinabi ko lang, nakaalagpas ako. Then, nagkaroon ng question dun sa friend ko na magbabantay sa akin. Nag-chat siya sa akin. Nasa office daw siya ng immigration. Sabi niya, B, ang daming tanong sa akin. Tinatanong kung magkaibigan daw talaga tayo. Oo, B, ang tagal ko dito. Kanina pa ako dito. Sabi ko, anong oras na yung aeroplano, aalis na. Sabi niya, tinatanong nga ako dito eh. Punta ka muna dito sa office. Di pumunta ako, tinanong, ganyan, no? Bakit po kayo pupunta ng Thailand? Sabi ko, magpapa-opera po ako. Pwede ho bang makita yung ospital na pag-ooperahan at saka yung hotel na pupuntahan ninyo. Ito po, dyan sa Sunrise Hotel, Keme-Keme. Ito po yung doktor, ito po yung schedule ng opera, ganyan-ganyan. Okay naman. Bakit to? Ang tanong niya ganito. Ang daming tanong, bakit to? February 8 dumating yung passport nyo. Siyempre, nakita na ako. February 8 lang dumating yung passport nyo. February 11, aalis na kayo. Ano naman? Kailangan nga na ba pa-passport sa Thailand? Kung wala, hindi ako kukuha. Parang pabalang na yung sagot ko. Kasi paalis na yung aeroplano eh. Tapos na-question pa, bakit to March 4 ang uwi nyo? Bakit ang tagal? Be, ikaw operahan ka. Saan ka magpagaling? Ha? Ibabiyahe ka ba agad? Operahan kita. Diyan sa private part mo. Gawin kong uut yan. Makakauwi ka agad. Siyempre, magpapagaling ka pa, di ba? Na tumataas na yung boses ko, mami. Tapos, hindi na sila nagsasalita. Pero,
since wala naman talaga ako alam, nakakaramdam ako na, ano bang tingin nyo sa amin? Magti-TNT, mami? Anong ina? Hindi pa naman ako sa social media noong mga panahon na yun. So, pero may clinic na ako. Ang dami ko ng clinic dito. Established na yung pangalan ko dito sa Dasmariñas, Cavite. So, sabi niya, ang sunod na tanong, magkaibigan ho ba talaga kayo nito? Ng friend mo? Oo! Patingin niya ho ng old picture ninyo. Oh my God! Kalkalin ko, Friendster pa kami magkaibigan nito? Ha? Ibalik mo ang Friendster. Facebook na. Mm-mm. Matagal na kami. Uso pa ang Friendster Multiply. Mag-friend na kami niyan. Alam mo, yung ano kasi naaawa akong makipagtalakan kasi yung officer, immigration officer, may deprensya sa mata. So, na tumataas ang boses ko. Hindi naman ganun ka-OA, pero alam mo naman ako sumagot, di ba? Pabalang-balang. Ngayon, gumawa ng affidavit. Nilista lahat ng branch ng clinic ko. Lahat ha? Apat na branch. Yan pala, Salawag, Palapala, Chuchu. Ganyan, ganyan. Ang sabi sa amin ng officer, pag hindi ka bumalik, Doc, na hindi mo kasama ang friend mo, close ang clinic mo. Huh? Ay, walang problema. Ibabalik ko yan. Oo, yun ang sabi niya. Close. Kasi nilagay ang affidavit of keme-keme. Nilagay lahat ng clinic. Papaklose daw nila pag hindi ko kasama yung friend ko. Okay, walang problema. Tapos na ba? Hindi ako, may pipirmahan pa po kayo. Alam mo, miss, ganto na lang. Mag-aalas 7 na eh. For sure, tinatawag na yung pangalan namin dun eh. Ganto na lang. Kung may issue ka sa kaibigan ko, iwan mo siya. Ikaw sumama sa akin, alagaan mo ako sa Thailand. Magpapa-opera ako eh. Ikaw na lang sumama. Alam mo, walang sabi-sabi. Ewan ko talaga, parang nadaan sa, anong tawag dun? Kasi tumataas ang boses ko. Mami, wala akong dalang pera na. Kasi ang pera ko lahat, dollars. Pinapalit ko sa bangko. So, sakto nga lang ipamasahin na, wala akong peso. Wala, i-offload niya kami, ha? Wala akong perang pampa. Bili ulit ng ticket. At saka yung, accommodation ko sa hotel. Sa Thailand, gaganon-ganonin. Parang sindakan. Sindak ko lang siya. Tigil mo yan. Ikaw na magbantay. Tara, pumunta tayo sa aeroplano. Bantayan mo ako. Yun lang naman ang gusto ko mangyari eh. Wala nang iba. Iwan mo siya. Kasi mukhang may issue ka sa kanya eh, sa kaibigan ko eh. Tara, pumunta tayo. Anong sabi-sabi? Sige na, okay na ho. Uwin. Lipad na po kayo. Have a nice flight.